Please state for the record yung iyong mga personal circumstances. Sir, I am Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez. At that time, I was assigned in QCPD. I was a member of PNPA Class 2003, sir. So you're not with PDEG? I was a former PDEG, sir, from March 2019 to March 2022, sir. Ilang years yun? Three years, no? So in that 3 years, being a member of PDEG, what's your major accomplishment in that 3 years that you were there? Sir, our major accomplishment, sir, it was the time of General Karamat, sir. Nakahuli po kami, sir, ng 825 kilos, sir, doon sa Bulacan, sir. And marami pa po, sir, kaming mga major operations, sir, nagawa from 3 years, sir. That's why, sir, nung umalis po ako, sir, sa PDEG, March 2022, sir, nakiusap po sa akin si General Peralta, sir, na tulungan ko pa rin sila to provide information kasi I took the opportunity, sir, na maging station commander dito sa QC, sir. And after yung assignment, sir, ni Sir Peralta, I was called by Colonel Portera, sir, to continue, sir, sana para matulungan din, sir, yung administration, sir, ni Sir Domingo, sir. Okay. So, how did you come to know about the October 8th na arrest of Sergeant Mayo? Sir, I was informed, sir, around 2 p.m., sir, in the afternoon. Lieutenant Amiral called me na... Lieutenant? Amiral, sir. And who is it, Lieutenant? Siya yung sa IFLD, no? Yes, sir. Okay. He told me, sir, na may nahuling tao nga po. 2 kilos, sir, pero member po, sir, ng SOUNCR, sir. Uh-huh. 2 p.m., sir, yung doon ko po nalaman, sir, na may nahuli. Then, I called Sir Ibanez what happened kasi may classmate ko kasi si Sir Ibanez, sir, sa ongoing training namin, sir. Hmm. I asked him, sabi ko, sir, yung tao mo yata, may trabaho ba kayo? Nahuli, sir, ng tropa. Sir, yung mga tropa kasi, sir, sa PDEG, sir, some of them were my former personnel, sir, sa PDEG. Na yun nga po, iniwan ko dun sa IFLD. Then, Sir Ibanez asked me to call Sir Olonan so that they could talk. Ayun nga po, Sir Olonan also informed me that malaki ngayong nahuli. He said that more than 500 kilos yung nahuli. Siya po nag-inform sa akin. That was around 3 o'clock in the afternoon, sir. 3:07 to be exact. After that, sir, after that call, nung na-inform niya sa akin na marami nga po nahuli, I immediately called PDEA in the person of Director Adrian Alvarino. That was around 3:15. Sinabi ko sa kanya, sir, may huli po yung PDEG. Kaso nga lang, yung nahuli po, sir, member din ng PDEG. Yun lang po, sir, in-inform ko po sila. Then, around 4 p.m., sir, I was called by Sir Ibanez. He asked me na kung pwede pumunta ako dun sa lugar. Sabi niya sa akin, Glenn, hindi ko alam kung anong nangyari. Baka madamay ako dito. Tun mo, baka pwede pag-usapan natin ito. Yun, sir, ang sinabi niya, sir. Pero marami rin tawag sa akin, sir. Tumawag din po sa akin. Excuse me, Colonel. No? Nung sinabing pag-usapan natin ito, what ano sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Sir, hindi ko pa po, sir, alam yung kung anong ibig sabihin nun, sir. Pero humingi siya, sir, ng tulong. Kaya nga po, sir, pumunta ako doon. Kala ko sana, sir, na ang mangyayari sana is i-joint sila, sir, sa operation. Okay, so dumating ka na doon, no? Sa yes, scene, sir. No? Sabi mo, you went there on your own? Yes, sir. Okay. Why? What prompted you to... Yun nga po, sir. I was called by Sir Ibanez to proceed in the area, sir. Okay. And yun nga po, the PDEG authorized me to give them information. Kaya, sir, may mga trabaho kong binibigay sa kanila, sir. And I was also called by Lieutenant Amiral to proceed in the area. Na i-congratulate ko naman daw, sir, yung mga troops, sir, na nagtrabaho doon sa area, sir. Hmm. So pagdating mo doon, mga around what time yun? To be exact, sir, it's 4:29, sir.
Okay, so 4:29, yes, you arrive at the WPD Lending Company office. Pagdating mo doon, anong na-observe mo? Anong nakita mo? Yes, sir. Pagdating ko doon sa WPD Lending, sir, nakita ko po si Sir Ibanez, Sir Domingo, Sir Olonan. Nag-uusap po, sir. Ayun nga po. Colonel Ibanez, Colonel Olonan, and General Domingo. And Major Salmingo, sir. And Major Salmingo. Yes, sir. Okay. Nag-uusap sila? Yes, sir. At narinig mo yung pinag-uusapan? Yes, sir. Ayun nga po, sir. Tama, sir, yung sinabi ni Sir Ibanez, sir. Pinag-uusapan namin kung anong dapat gawin kay Sergeant Mayo. Personally, sir, siyempre, nagulat ako dahil I thought na nag-start na yung inventory kasi na-inform ako 2 p.m. pa lang eh. Dumating ako din 4:30 na. Sir Domingo, Sir Olonan, and Sir Ibanez are my seniors kaya hindi ako, sir, makapag-comment. Pero tinanong ko, sinuggest ko sa kanila, sir, na kung pwede, sir, kung tutulungan natin si Mayo kasi sir, pinag-uusapan nila, sir, kung i-release si Mayo or kung i-case file yung kaso ni Mayo. Yun nga po yung contention ni Sir Ibanez. Sabi ko, sige, kung gusto niyong tulungan, i-case file natin. Tulungan natin si Mayo kung gusto niyong tulungan. Yun po, sir, yung usapan namin doon, sir. Pag sinabi mong tulungan, Colonel, ano ibig sabihin, papawalang sala siya doon sa nangyari? Doon sa pagkakahuli sa kanya? Yung ba ang ibig sabihin sa konteksto ng usapan niyo? Eh, yung ba ang ibig sabihin nun? Hindi na. Papawalang sala siya? Actually, hindi naman, sir. Supposed to be, hindi. Sir, yung unang usapan namin, sir, hindi ganun, sir. Pero yung succeeding kasi yung nangyari, sir, nung pinakawalan si Mayo, doon po ako, sir, nag-isip, sir, na bakit pinakawalan si Mayo? I thought na kakasuhan pa rin si Mayo. Tama, sir, yung usapan namin, sir, na may follow-up operation, sir. Pero, sir, hindi kasi ako makapag-comment sa kanila, sir, na kasi mga senior ko nga po sila. Ang nangyari po kasi doon, sir, mayroon, di ba, sir, yung chain of custody sana, sir, yung section 21, sir, sana, sir, maayos. Kaso nga lang, sir, hindi po yun, sir, ang nasunod, sir. Ang sabi po nila sa akin, sir, ganoon nga po, sir. Ano? Sige, tuloy mo. Sir, sabi po nila sa akin, sir, hindi nakakasuhan nga po si Mayo. Kasi, sir, nung dumating si General Santos doon, sir, sir, doon po tumapang, sir, yung loob ko, sir, na sabihin kay Sir Domingo, sir, pinapahuli na ni Sir Santos si Domingo, si Sergeant Mayo. Ilalabas na ba natin, sir? Ilalabas na ba natin sa sasakyan? Ang sabi niya sa akin, sir, hindi na kailangan. Alam na po ni Chief PNP. Sino nagsabi niyan? Si Sir Domingo, sir. Na hindi na raw kailangan. Yes, sir. I-present si Sergeant Mayo. Yes, sir. Ikaw ba nakita mo si Sergeant Mayo pagdating mo ron? Sir, hindi ko po siya nakita doon, sir. Nung umalis po ako saglit doon sa WPD Lending, sir, nagtanong po sa akin, sir, yung station commander doon, sir. Sabi niya sa akin, Glenn, asan yung nahuling pulis? Kaya, sir, sabi ko, marami na pala nakakalam na nahuli si Mayo. Kaya sabi ko, sir, tinanong ko dun sa mga dati yung tao, sir, asan ba si Sergeant Mayo? Tinuro sa akin ni Lieutenant Amiral yung sasakyan na silver, sir, na andyan sa loob si Sergeant Mayo. Yun pong sabi niya, sir. Okay. So, alam mo na nandun si Sergeant Mayo sa loob nung, yes, sir, silver na SUV. Yes, sir. At ikaw mismo, narinig mo na nag-uusap-usap yung mga senior mo. Yes, sir. Na mapawalang sala si Sergeant Mayo. Sir, yung pinag-uusapan namin doon, sir, is yung options na anong ikakaso kay Mayo. Kaso nga lang, sir, yung nangyari po kasi, sir, umalis po si Sergeant Mayo, sir, nakaalis. Kaya sabi ko, bakit umalis si Sergeant Mayo? Okay. Nung dumating ka ba doon, nag-umpisa na ba yung inventory ng mga ebidensya, ng mga shabu? Hindi pa po, sir. Alas 4 ka dumating, di ba? Sir, around 4:30, sir. 4:30, and the arrest was made at around 1:30, on or about 1:30. Yes, sir. Three hours has passed, wala pa rin inventaryo. Wala pa po, sir. Kaya ngayon po, sir, yung mga tanong ko dati sa mga dati kong tao, bakit hindi pa nag-start yung inventory? Hindi po, sir, yung sinabi po ni Sir Domingo, sir, na question niya ako, bakit ako andun, sir? Wala pong katotohanan yun, sir. Kasi andun po ako, sir, hanggang
7:30 ng gabi, sir, hindi naman po niya ako pinapalis, sir. So, nandun doon ka hanggang 7:30? Yes, sir. Your Honor, can... Okay, sige, Colonel Lonan. Your Honor, I do not know the intention of Lieutenant Colonel Gonzales to pin down General Domingo. Ang totoo po niyan, Your Honor, on my record, 2 p.m., nasa Skyway ako, I'm traveling, I receive a call from Lieutenant Colonel Gonzales. Sabi niya, sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez tungkol kay Mayo? Pagbigyan mo na, sir, masisira na naman ang PNP at PDEG. At sinagot ko siya, alam mo ba, Glenn, kung gaano karami siya bunakuha? And he replied, yes, sir, alam ko, trabaho namin yon. Sir, at binabaan ko siya ng telepono. Pagbaba ko ng Skyway, again, Your Honor, 3:07 p.m., when I am near in Quirino, Manila, I receive another call from Lieutenant Colonel Gonzales. He asked me again the same thing. Sir, nag-usap na ba kayo ni Sir Ibanez? Oo, sabi ko, may binibigay na trabaho. Pupunta daw siya sa Tondo. Malaking trabaho daw. So, kanina, napakinggan ko kasi, ako daw ang tumawag sa kanya. It's not true, Your Honor. At hindi kami dumating sa usapan na pagbibigyan si Mayo, Your Honor. Ang pinag-uusapan lang namin doon, follow-up operation. Mr. Chair. Okay. Congresswoman Luis. There are two versions of story here. One is follow-up operation and the other is tutulungan. And these are two contradicting things. Can we ask again, Colonel Gonzales? Saan mo ba nanggaling yung concept na tutulungan? Because apparently, Colonel Olonan is denying this. Yes, sir. Sir, totoo po, sir, yung sinabi niya, sir, na 2 p.m., sir, tumawag ako sa kanya, sir. As requested niya ni Sir Ibanez, sir. Then 3:07, sir, tumawag po ulit ako sa kanya. Doon ko po, sir, nalaman na may nahuli nga pong malaki. Then, sir, yung usapan po namin doon, sir, sir, yung follow-up kasi, sir, bakit ko sinabi, sir, na tutulungan? Sir, pag magkakaroon tayo, sir, ng follow-up, sir, na hindi kakasuhan si Mayo, sir, masisira, sir, yung ebidensya, sir. Mayroon po tayong Section 21, sir, ng 9165, sir. Sir, pinag-training niyo po ako, sir, sa drug, sir. Mayroon po mga seminar ako from Supreme Court, sir. Sir, pag inalis mo kaagad yan, sir, yung taon na yan, sir, na nahuli nyo, nahuli ng tropa ng PDEG, sir, ay, sir, masisira po, sir, yung kaso. Yun lang naman po, sir, yung sa akin. Bakit hindi po sinunod yung procedure? Tama siya. Tama siya rin na mayroon pong follow-up na pinag-uusapan po namin. Figurine Francisco nga. Pero sir, sabi ko, hindi ako makakapag-comment sa kanila kasi senior officers ko po sila. Okay. Sige. Sir Chair, can we just clarify? So the intention of that Pasig operation is, which po? Tutulungan or follow-up? Tama. Colonel Ibanez, ano ba yung intention nung Pasig operation? Yan ba ay tutulungan si Sergeant Mayo? Dahil apparently it was your idea. Second, or ito ay follow-up operation para makakuha na marami pang drugs? As I said, Your Honor, it was never my idea. But I only complied the orders. Ang kung sabi is tutulungan o tutuluyan, wala talaga, in fairness kay Colonel Lonan sa kay General Domingo, wala talaga kaming pinag-usapan na papakawalan si Sergeant Mayo. Ang magiging kaso niya is a direct filing or regular filing, which is a constructive position. Yun po yung pinaka-feasible na magiging supposed to be Mr. Chair, kaso niya. Focus po na po. May we ask General Domingo, who brought out the idea na gamitin si Master Sergeant Mayo para sa isang operation sa Pasig? Who brought out that idea? It was Lieutenant Colonel Ibanez. Oh. Do you agree with that, Colonel Ibanez?
Your Honor, abusing yung interview nila sa media, makikita nyo na kung sinabi ko pa yung gano'n. Simply complying kung ano yung order sa akin kung nandun ako. Sinabi nila doon, yung result yun ng interview nila kay Sergeant Mayo. You do not agree with the statement of Gerald Domingo? Your Honor, yes or no? Kung ano yung napag-usapan? Yes or no? No, sir. Nagtinapay. Yes or no lang ang sagot dun sa tanong. Eh. Hindi mo ba masagot ng to? Masyado kang defensive, iho. So, sino kaya ang nagsabi na na dapat magamit pa si Sergeant Mayo for a bigger operation? Because that's the logic na sinasabi ninyo eh. Sino? Walang aamin? Mr. Chair. Let's give him okay, yes, General Domingo, you have 5 minutes. Ang nakikita ko talaga dito sa sitwasyon, Your Honor, is talagang pilit na sinisira ni Lieutenant Colonel Gonzales itong kaso natin. Kaya kung ano-anong kinikwento, sir, gagawa-gawa ng istorya, binabaligtad yung mga pangyayari. Yun lang po, sir. Kasi it is true that you called up the GPNP, the former GPNP, regarding an operation to be conducted. Actually, sir, what was your business doing there? Yes, you're outside of your jurisdiction. Yes, sir. As a police officer. Yes, sir. Yun nga po, sir. I was called by Sir Ibanez, sir. And to... But sino ba ang boss mo? Sir, at the sino ang boss mo? For now, sir? Nung time na, sir? Yes. Sir, si... At that time, sir, the QCPD director is Sir... Oh... yun. Iba. Hindi si Colonel Ibanez ang boss mo, di ba? Yes, sir. Eh, bakit mo siya sinusunod? Sir, I was in schooling, sir, that time, sir.
What you're trying to tell me is talagang magkasama kayo through thick and thin. Sir, magkaiba po kami sa ng team sir ni Sir Ibanez, sir. Hindi nga. Hindi mo ako sinasagot eh. What was your business doing there? Sabi mo, si because si Colonel Ibanez ang nagsabi. Yes, sir. Oh, bakit mo sinunod yun? When in fact, it violates the principles of assignments and the PNP, then that is not your jurisdiction. Yes, sir. That was your former jurisdiction. Yes, sir. Sir, as I said nga po, sir, that yung pinig, sir, I was requested by Sir Portera, sir, to help them, sir, to give information. Yun po, sir. Anong information? To give them, sir, yung mga, tulungan ko daw sila, sir, sa trabaho, sir. Colonel Portera, could you confirm that? Good afternoon, sir. I'm Police Colonel Portera, the Chief IFLD or the of the PNP DEG. So, yung dati po kasi siya, no, si... Just asking you, Colonel, if you can confirm the statement made by, recently made by Colonel Gonzalez. Sir, I do not remember, sir, na sinabi ko yun, sir. Pero practically, sir, since siya yung naging sinundan ko doon, sir, at yung setup nila before ng former director, which is, I believe, na turnover naman sa, dito sa director, sir, sa bagong director. Ngayon, sir, anong panahon ni General Domingo, sir? So, continue, sir, yung pagbibigay niya ng information sa amin, sir. Yes, but he has no business operating outside of his jurisdiction. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yun nga yung punto na pinupunto ko eh. Bakit siya nandun? Bakit siya interesado? Yun nga yung mga takatanungan ng tao eh. Kasi sa report na narinig ko, ang communication, exempted si General Domingo. Kayong tatlo lang nag-uusap eh. Colonel Ulunan, Colonel Ibanez, and Colonel Gonzalez. Maski doon sa mga intelligence reports, to tell you frankly. Diba? Oh, nung na-raid yung Pasig, diba tinawagan mo si Colonel Ulunan? Pasig, sir? Oh, yung follow-up operation, diba sa Pasig yun? Yes, sir. Oh. Hindi ko po siya tinawagan, sir, na... Sir. Could you confirm that, Colonel Ulunan? Hindi ka ba natawagan ni Colonel Gonzalez? No, sir. Oh, okay. So, marites yung report, yung intelligence report. Natatawa si Congresswoman Castro. Colonel Ibanez, how long had you been assigned sa anti-illegal drugs operations from the days of EDSA? 2011 to 2013, Your Honor, EDSOT. Tapos yung EIDG. Then, nung 2020, pinabalik nila ako sa PDEG, Your Honor. Sa PDEG. What year were you assigned in Pampanga as a member of PDEG? As I said, Your Honor, before was assigned one day lang, Your Honor. One day lang yon. Okay. So, how many years all in all sa anti-illegal drugs operations? More or less, Your Honor, more or less 6 years, Your Honor. 6 years. 6 to 7. Mr. Chair, when the PNP law was created, the narcotics command of the PNP was abolished. Why? Kasi maraming reported din noon na mga officers na involved sa drugs. And they were only allowed to operate sa mga street transactions. But with the law also stated that they have to cooperate with or report or coordinate with PDEA. Pero along the way, nag-create uli ng kwan eh, yung EDSOT. Tapos nag-create uli ng group which
was also in violation of the provision of the law, because the PNP can only create, or the PNP chief can only create a national support or operational unit. He can do that, but he cannot create one with the rank headed by a rank of a general. Ganun po yun. So, yun ang istorya nito kung bakit nabalik sa PNP yung anti-illegal drugs operations. Yun ang dahilan. Ngayon, it's because of you bringing back yung anti-illegal drugs operations, you are in this mess. Yun ang sitwasyon nyo ngayon. Now you are giving statements contrary to your co-officers and members of the Philippine National Police. What a spectacle. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Acop. Dagdagan ko lang yung tanong ni Congressman Acop kay Colonel Gonzales, kasi meron kang affidavit, sworn affidavit, and in paragraph number 8, sinabi mo, subsequently at around 4 p.m., Lieutenant Colonel Ibanez contacted me and requested me to immediately proceed to the area. Correct ba yun? Yes, sir. Okay. Where the operation was conducted, apparently, to discuss matters regarding the operation, as he was worried that he may be implicated in the activities of Police Master Sergeant Mayo. Sinabi ba sa iyo ni Colonel Ibanez na, Colonel Gonzales, tulungan mo ako rito, pumunta ka rito kasi baka sumabit ako rito sa trabaho ni Sergeant Mayo? Ang pagkakasabi po niya sa akin, sir, is, Glenn, punta ka dito, hindi ko alam kung ano yung ginawa ni Mayo, baka madamay ako dito. Yun po, sir, yung sinabi niya sa akin, sir. So it seems that he was worried na ma-implicate siya. Yes, sir. Sa ikaw, matagal ka ng operatiba eh. Naintindihan mo naman kung paano sasabit, di ba? Sa yes, trabaho ng nasa ilalim mo, kagaya nung sitwasyon ni Sergeant Mayo at saka ni Colonel Ibanez, eh, may posibilidad kayang sumabit siya? Sasabit po talaga, sir. That's why ang recommendation ko po sana is magiging joint, sir, yung team niya, sir. Okay, yun, salamat. Eh, yun lang ang gusto naming madinig. Okay, so... Sir Chair? Okay, Congressman Acop. May I ask, is the new PDEC director here? Mr. Chair, Your Honors, magandang hapon po. Yes. I am Brigadier General Faro Olaguera, the new acting director of PDEC. May I request that you submit a report of all the accomplishments of the team of Colonel Ibanez. Yes, sir. Since 2020. Yes, sir. We'll comply. May I also request that PDEA submit a report? Kasi nagko-coordinate naman sila sa inyo tuwing may operations, lalo na kung malaki, to submit a report of the accomplishments of the team of Colonel Ibanez to this committee. Kasi hindi ko maubos maisip talaga yung one ton eh. Naiipon ba yon o talagang shipside na bagsak? At normally, Mr. Chair, pag may, like in Baguio, may nahuli na Chinese. And I think the SILD was there. May nahuli na Chinese, pero hindi marunong magsalita ng kuan. ng dialect natin, hindi makaintindi ng English, lahat, para wala siyang masabi. And I think that is the established MO doon sa nagpapasok ng malalaking illegal drugs dito sa ating bansa. But in the case of Sergeant Mayo, wala akong makita na pinag
Chinese man lang, he has in his possession 1 ton of illegal drugs. Saan kaya nanggaling yun? Baka may Chinese blood. Hindi ko alam kung iniimbestigahan ng PNP yun. I do not know if the PNP or the authorities in charge of this are alarmed by the fact that a non-commissioned officer of the PNP has in his possession 1 ton of illegal drugs. Hindi sa Chinese. Pulis na ang may hawak. Hindi po ba? Hindi ba kayo nagtataka doon? How did he accumulate that number of illegal drugs? Naka-stack sa opisina niya. Wow. And inside the headquarters of the Western Police District. Wow. In addition as well, Your Honor, nagtataka ako. Ganung kalaking drugs na nakita sa kanya, no, sa kanyang possession, na sabi nga sa narration ng ating mga PNP officers ay parang aksidenteng na discover eh. Kasi nag-follow up operation sila sa loob ng WPD lending, no? So the fact that Mayo has 1 ton of drugs in his possession, aba, eh bakit gagamitin niyo pa siya for tactical ano? For tactical operation, 'di ba? Ano bang meron si Mayo? Kagaya niyan, sinabi na sinasabi ni Colonel Ibanez kanina na at saka ni Colonel Ibanez, Colonel Ronan and General Domingo na kailangan magamit si Mayo para mahuli sa Pasig. If you have enough intelligence reports and information and you have an asset, hindi mo na kailangan si Mayo ron eh. So bakit nyo pinakawalan si Mayo? Yun ang malaking tanong. Di ba? And do not tell us na kaya kailangan si Mayo doon for tactical reason or strategic whatever. Isang tonelada yung hawak niya eh. Baka mas malaki pa siya dun sa mga incheck na drug lord na nahuhuli natin minsan eh. Baka naman may Chinese blood ito, Your Honors. So again, that's a big question mark na nasa isipan ng marami. Naku, bakit kailangan niyo pang gamitin si Mayo? 'Di ba? O ikaw, Colonel Ibanez, sabi mo, alam mo yung information tungkol dun sa Pasig na may bodega. Apparently, you informed Colonel Olonan. Your Honor, ang alam ko lang is yung intelligence report na may hawak si Judin Francisco na around 700. Okay. Granting, for the sake of argument, na yun ang information na hawak mo. Siya ikaw ba, bilang operatiba, kakailanganin mo pa si Mayo para mahuli yung bodegang yun? Based doon sa statement nila Colonel Olonan, sila nga nag-interview kay Sergeant Mayo. So, yun part ng revelation po yan, Your Honor, ni Sergeant Mayo. Mr. Chair. Okay. Before General Domingo, Congresswoman Castro, and then Congressman Acop, katapos okay. General Domingo. So, Mr. Chair, apparently, ano na, no? Nililito yata tayo nitong ating mga taga-PNP. At talagang, tama yung sinabi nyo, kapag under sa'yo yung tao, may tendency ka na pagtakpan yung cover-up. So, Colonel Ibanez, Mr. Chair, si Sergeant Mayo ay under you, di po ba? Isa po siya sa tao ko sa NCR po, ma'am. Yes, so nakikita na natin dito, no? At ginamit mo or hinayaan mo si Sergeant Mayo na gamitin doon sa Pasig operation na apparently hindi niyo naman talaga binet or talagang binerify yung intelligence report na meron talagang mas malaki pa doon sa Pasig. Ginamit mo lang ito para maging drama so that
si Sergeant Mayo ay makaligtas dito? Kasi tama ba nagre-recommend pa kayo ng award or ano sa kanya? Mali po, Your Honor. Hindi okay. Po. Sige, anong tama? Hindi po ako nag-recommend ng award dahil hindi po ako ang pumirama doon sa after operation. At saka hindi po ako ang nagbigay ng utos na ituloy yung operation. It was agreed sa lahat ng officers na nandun. Hindi po kayo ang nag-utos na ituloy yung operation sa Pasig? Yes po, Your Honor. Sa General Domingo? Lieutenant Colonel lang po ako, Your Honor. Hindi po ako... hindi po kayo... So, ibig sabihin, tinuturo nyo ngayon si General Domingo? Hindi po ako yung na may command, Your Honor. Hindi po nga ako Grand Commander eh. Sinasabing wala po sa authority ko po yun, Your Honor. Mr. Chair, kasi sino po yung nagsabi? Kasi sinasabi kanina, Mr. Chair, ni General Domingo, based sa recommendation ni Mr. Ibanez, na meron pang malaking operation dun sa Pasig. At tuwala naman si General Domingo sa sinabi ni Ibanez. Tama po ba, General? So syempre, nandun yung tiwala ninyo. So, pero General, have you bet that information ni Ibanez na talagang meron doon? Eh, ang alam nyo lang po pala, magsaserve lang po ng warrant of arrest. Yung ba yung alam niyo magsaserve ng warrant of arrest o yung alam nyo po ay talagang tiwala kayo sa sinasabi niya na may malaki pa talagang makukuha dun sa Pasig, Sir Chair? Mr. Chair, Your Honor, since at the very start, nung nalaman ko po na isang Master Sergeant ay nahulihan ng ganyan karaming droga, iniisip ko na po kaagad na hindi lang si Mayo ang involved dito. Dahil at that particular rank, hindi po kaya ng sarhinto mag-operate ng ganyan kalaking operasyon po. Kaya nasa isip ko na talaga saan ang susunod na tutumbukin. Dahil sa operasyon po ng illegal na droga, Mr. Chair, Your Honors, hindi po transactional. Pag nahuli mo yung buntot, hindi mo ipangalandakan na may nahuli kang buntot. Atakin mo yung buntot para makita mo yung ulo. In this particular operation, Your Honor, yun po ang nangyari. Dahil at the start nga po, nagtiwala tayo na hindi lang si Mayo ang involved dito, kaya naniwala po tayo sa offer ni Colonel Ibanez na may mas malaki pang budiga na pwede mong i-follow up. Pero tingin niyo ba, General, naloko kayo ni Colonel Ibanez? Kasi, yung tanong ko, Mr. Chair, paano niyo binibat yung ganitong intelligence report na you found out naman na wala rin pala? Parang nakikita natin na drama lang yan, nagamitin natin si Mayo para ma-deviate, di ba? Yung nangyari sa kanya or mabig or mapababa siguro yung kaso dahil nagamit siya dito sa operation na to, yung pagsunod niyo dun sa next operation. Mr. Chair, Your Honor, kung hindi lang po na-cancel yung follow-up operation, hindi lang pina-cancel ng former CPNP, I am convinced may nakuha pa kaming mas marami pa dyan sa 990 kilos na yun, Your Honor. Your Honor, with your indulgence, sundan ko lang. Sige, Ms. You were convinced na meron. So, what you're trying to imply is that may tumawag doon sa in-charge sa bodega na yun. Yung bang nasa isip mo, General Domingo? I'm not, hindi ko naisip po yun, hindi ko po yun naisip, but at that particular time, Your Honor, yun pong sitwasyon, base dun sa sitwasyon na nakikita ko, na nagkalaglaga na, naniwala po ako na it's highly probable, Your Honor. Thank you, Your Honor. Okay. Kung highly probable yun, Mr. Chair, meron scientific basis nun sinasabi niyong highly improbable.
So yung sinasabi niyo kung may malaki pa tayong makikitang makikita dun sa Pasig, saan po nang galing yun? Meron po ba kayong A1 intelligence report na talagang meron doon? Kasi di lang puro natin sasabihin na merong ganun na ano ba yun, kutob nyo? Meron ba kayong A1 information na meron doon? At tapos sinasabi ninyo, pinatigil ni Chief, Mr. Chair, no, ni Chief PNP before, former Chief PNP, yung nangyari na. So syempre, mabilis na yung magkatawagan na may nangyari na or merong ganitong operation. So are you more concerned sa kay Mayo o are you more concerned na talagang dapat makita pa natin yung ulo? Sino ba? Wala dito si Chief at PNP, Mr. Chair, no? Si former PNP Chief ni natin matanong. So ano bang tingin niyo doon sa sinasabing utos ni former PNP Chief Azurin? Siya ba ay concerned kaya sa buhay ni Mayo o mas concerned siya doon sa kalalabasan ng malaki pang operation o malaki pang makukuha natin ng mga shabu doon sa Pasig? Yeah, Mr. Chair, Your Honors, concern na concern po ang ating former Chief PNP, hindi lang dito sa mas malaking warehouse pa sana na makuha. As a matter of fact, pumayag nga siya initially. But then concerned din po siya nung nalaman niya na baka patayin to si Sergeant Mayo ni Colonel Ibanez. Yun po ang pinakarason ni former Chief PNP, kaya pinakancel po yung follow-up operation. But as to the service of yung nabanggit kay Junin Francisco sa Pasig na binanggit ni Colonel Ibanez, meron po talaga kaming case operation plan dyan. May pundo yan. Which is talagang hindi po, Mr. Chair, Your Honor, ordinary service of warrant of arrest yan. Actually, he is considered as a drug lord suspect from Osami, Your Honor. Francisco, General, okay. He has a case, a drug case in Cebu, in Region 7. And in fact, some of his properties were already seized by the Anti-Money Laundering Council. His resort, his vehicles. He has a very big case in Region 7, Your Honor. And his bail, his warrant of arrest is has no bail recommended. So sinasabi niyo, Mr. Chair, General Domingo, na itong malaki talaga itong Judel Francisco na nahuli ninyo through doon sa sinasabi po ni Colonel Ibanez po. Tama po ba, General? Yes, Your Honor. So kaya, ano ba, success ba yun? Or... Kasi So itong bang Judel Francisco na to, related ito doon sa kaso ni Sergeant Mayo? O it would be a separate na operation dapat? As a commander, Your Honor, I think Colonel Ibanez had successfully served the warrant of arrest with no bail recommended. Basta, however, on the alleged bigger amount of illegal drugs, naturally, I consider it a failure, or I mean, the follow-up operation was cancelled, so I could not blame the former Chief PNP because that was his own strategic decision, Your Honors. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you. Before Colonel Busita, Congressman Akop, then Congressman Busita. I'll have two questions lang, Mr. Chair. May ask General Karamat, who was the PDEG director who requested for the assignment of Colonel Ibanez, Jimenez, and Mayo to PDEG? I was then the director of PDEG, sir, when
Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez was assigned at PDIG, sir. After the conduct of yung NWID operations? Yes, sir. I received a memo from Directorate for Intelligence with a reference na doon sa napag-usapan doon, sir, sa consensus ng National Adjudication Board composed of several senior officers to reproject Lieutenant Colonel Ibanez and other people. But when we were given the chance to spot kung among those doon yung na-adjudicate namin, natanggal doon sa NWID, as I said before, my intelligence officer recommended Lieutenant Colonel Ibanez, who happened to be his mista at the PNPA. So since he was my intelligence officer, so I approved his recommendation. Then we submitted to the Directorate for Intelligence and they approved our request for his reassignment at PDIG, sir. May I know the name of your intelligence officer? Police Colonel Ariel Red, sir. He was the one who requested you to request for the reassignment of Colonel Ibanez. That's affirmative, sir. Yes. Kayo rin na nag-request na i-process sila sa NWID protocols ninyo? No, sir. Sino ang nag-request? Sir, may utos kasi sa amin na reviewin lahat yung mga nasa watch list ng illegal drugs. And the PNP created an adjudication board committee, sir. And among those na na-adjudicate, yung na-clear, ay si Lieutenant Colonel Ibanez. So the committee then at ang meeting kung ano ang gagawin natin dito. Since wala naman tayong nakuhang concrete evidence, anong gagawin natin dito? So it was decision by the committee na i-reproject na lang natin itong mga taong ito na naalis sa National Watch List on Illegal Drugs. So nakatanggap po ako ng memo galing from DI as per recommendation of the National Adjudication Board Committee na mag-spot doon sa na-adjudicate. And then my, as I said, my intelligence officer recommended Arnolfo Ibanez, who happened to be his mista. And then I remember nung bakit in-interview ko dahil nga yun, dahil sa nangyari, sinong kumuha naman ito kay Mayo? Si Ibanez ang nag-recommend sa kanya na kunin din si Mayo. That's all, Your Honor. Yeah. In other words, what you are trying to tell us, he was, or Colonel Ibanez was in PRRD's national watch list. Correct, sir. And he was in the watch list, and then you deemed it wise na ibalik siya doon sa PDEG, which is the unit primarily responsible for operating against illegal drugs. And that is precisely the reason why he was placed in that watch list? It was not my decision, sir. It was the decision of the committee anong gagawin natin dito sa mga taong ito na na-clear natin ang mga pangalan nila para matanggal sa National Watch List on Illegal Drugs or what we call the PRRD list. Hindi ka nag-refuse na ma-assign sa'yo? No, sir. Kasi kung ano yun, judgment call na yun. Yes. But if I were in your position, pag may involved na siya sa drugs, bakit kailangan ko pa siya? Siya lang magpapasakit ng aking ulo. Yes, sir. With your permission, sir. The committee then was very eager to stop this problem on illegal drugs.
You were an operator also, sir. Kung manghuli ka ng magnanakaw, gumamit ka ng magnanakaw, we were, the committee then were hoping na magbabago itong mga official na ito. Kaso wala eh. Thank you. I agree with you. Having operated against illegal drugs, for as a matter of fact, original member ako ng Constabulary Anti-Narcotics Unit, yung nag-operate doon sa Binaril, sa Luneta. So, alam ko yung sinasabi ko rito. The next question, Mr. Chair, is, Gerald Domingo, you stated a while ago in your statement na nag-provide ng information doon sa more than 500 kilos doon sa raid sa Baguio ay si Colonel Gonzales. Is that true? I only mentioned that, sir. I believe he is the same informant who pointed that illegal drugs in Baguio. And he lives there? Malapit ang bahay ni Colonel Gonzales doon? Yes, sir. Accordingly, just more or less 1 kilometer from that crime scene. Could you confirm that you were the one who provided the elements of NCRPO to conduct a raid doon sa Baguio, Colonel Gonzales? Sir, no sir. In due respect naman sir sa mga operating units sir, na nagtrabaho doon sir, I was not involved sir in that operation sir. Actually sir, on that day, I think that was March 26 sir. March 13, sir, I was just released, sir, in my restrictive custody, sir. And I was closely monitored by IG, sir. And hindi ko po alam kung saan po nanggagaling, sir, yung information ganyan, sir. Ako daw yung nagpatrabaho doon sa Baguio, sir. Pero it's true, sir, na malapit ang lugar ko doon, sir. Pero I'm from Trinidad, sir. Trinidad po yung lugar ko, sir. Hindi po Don't you worry. I can ask the former NCRPO commander and he will tell me the truth. Yes, sir. Classmate ni General Bong Karamat yun eh. Na siya ang nag-initiate yung raid dun sa Baguio. I will ask that. So you deny it on record? Yes, sir. Hindi po ako na-involved dun, sir. Hindi po ako statement ni General Domingo is that you were the one provided the informant or information regarding the presence of 500 plus kilos of shabu in Baguio. I deny, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair.